Ating paksa ngayon ay mga payong kabuhayan mula kay Kuya Armand, no? Ang gusto pong sabihin ni Armand ay maghanda tayo. Mm-hmm. Sabagay, yan ang things that will get worse before they get better. With our faith clinging into our beliefs, our religion, lagi na papaalala sa atin, expect the worst, hope for the best, di po ba? Sa larangan ng kaperahan, negosyo o ekonomiya, tanggapin po natin, things are going to get worse before it gets better. Our program doesn't start or end there, kaya po nandito tayo, pinagandaan natin itong mga nakaraang linggo, ano ba ang nakikita natin, ano at ano ang pwede nating ibahagi, ipayo na ginagawa ko, nakikita ko sa iba at maaaring magamit ninyo. Kaya tutok po kayo. 2022 is almost over. Less than 2 months to go. Syempre, niisip natin kapaskuhan, ending na rin ang year. Mm-hmm. At heto nga po, meron tayong mga bagay na dapat marinig, no, ng mga payo mula kay Armand. Armand, go ahead. Yes. Nabanggit mo, Ma'am Chichi, after tomorrow, after November 11, 50 days na lang ang taong 2022. Can you imagine, no, Papa Bear? Yes. Nung pumasok ang taong 2022, no, another year, ngayon patapos na. After tomorrow, 50 days na lang ang taong 2022. Mm. Ano ba ang nakita natin ng taong 2022 so far, no, with more than 300 days na pinayaan tayo ng Panginoon ng taong 2022? Well, nakita natin medyo lahat on the negative side. Tumaas ang presyo ng bilihin, sobra. Di po ba? Ang piso natin, bumagsak ang halaga kumpara sa palitan sa dolyar. Tapos sa kabuuan, ang global economy talagang apektado, slowdown. Kaninang umaga, bago nitong programa natin, nilabas ng NEDA, BSP, at PSA, yung Philippine Statistics Office, yung GDP daw, yung gross domestic product, ito yung parang sukatan ng ating ekonomiya. Ngayong third quarter, medyo maganda ang numero, 7% growth daw. Totoo naman po yun, hindi po yung sugar coating, meron naman talagang ikot ng ating ekonomiya, pero hindi natin matatanggi yung epekto ng mga global activities, global situation, global problems na mag-aapekto sa atin. Nung una, nung February, March, hindi natin naisip yung Ukraine-Russia situation yung makakaapekto sa atin. Isa yan sa pagtaas ng presyo ng mga inaangkat nating pagkain. Hindi natin akalaan yung Ukraine pala, ganito ang contribution sa mundo. Yes. 20-30% ng arena ng inokonsumo ng buong mundo galing Ukraine. Merong isang impending na sana nasasama natin sa dasal natin. Yung China-Taiwan issue, Papa Bear. Nanangyo ho yung Taiwan, again, maliit na bansa, iisipin natin na epekto ba sa atin yan? Yung malayo naman, Chinese-speaking naman sila. May epekto ba sa Pilipinas? Alam nyo ho ba, 20-30, even 50% of anything electronic galing sa Taiwan. So imagine nyo po kung nagkaroon ng gera doon, as in devastation, katulad ng nangyari sa Ukraine. Imagine yung pag may nasira o meron tayong kailangan na anything related to electronics, dahil durog yung 20-50% of Taiwan, apektado tayo lahat. Baka hindi na natin magagawa ito. Baka itong mga Zoom, itong anything that we use, the computer, communication, lahat yan apektado. So, with all this seeming, parang ang pangit naman ng mga pangyayari sa hinaharap. Tapos nung nakaraang episode pa natin, Ma'am Chichi, pinag-usapan natin yung VUCA, volatile, uncertain, complex, ambiguous. Ano bang mangyayari sa atin na Papa Bear, Father Biggs, Father Miggs, magdadasal lang ba tayo? Paano ako maapektuhan akong merong pinapalaki na pamilya, tatlo, apat dito sa aking household? Paano ang epekto ngayon?
doon muna po tayo doon sa kahit papano eh merong pinagkakakitaan. Iwalay ko po muna yung ano yung wala ngang pinagkakakitaan kasi ngayon almost 40 million of the 110 million Filipinos kahit papano ay nagtatrabaho pa. 40 of the 110 million. So karamihan, mayroong mga nakikinig sa atin, kahit papano, eh mayroong pamperang pumapasok. Unang paalala po natin, number one, remain calm. Pero hindi naman remain calm na wala nang ginagawa, lumipas isang araw, isang linggo, walang nadagdag na kaalaman, walang bagong ginawa, walang hininto o walang tinuloy para magkaroon ng ninanais natin sa larangan ng ating buhay pinansyal, halimbawa. So, remain calm hanggang maaari kasi huwag magpanik. Ito ba yung stress, lalo na yung negative stress, yung iba hindi nakaka-move forward kapag meron silang mabigat na iniisip. Kaya number one, remain calm. Meron tatlo na ginagawa ako ngayon, tinuro po sa akin at mukhang effective na baka makatulong din sa inyo. Number one, to remain calm, yung breathing exercises. Before going to sleep, upon waking up, ginagawa ko po ito. 4 seconds inhale, 4 seconds exhale. Hindi po breathing exercise yung inhale. Exhale, inhale. 4 seconds daw to inhale, 4 seconds to exhale. Bago ay matulog, di ba, Ma'am Chichi, nakukwento ko rito indirectly, nahihirap ako makatulog noon. Wala pang 10, pinakamaraming inabot ko, 12 na breathing in 4 seconds, breathe out 4 seconds, nakakatulog na po ako. Pag-gising ko naman, ganyan din, breathing exercises before I get into my actual physical exercises. 4 seconds inhale, 4 seconds exhale, tapos inom ng malamig na tubig. That somehow starts my day or calms my day kapag I do breathing exercises. Of course, yung exercise isunod gagad, that helps in our remaining calm. Pag hindi po kasi tayo nagpi-physical exercise, yung miskin na konting stretching lang, konting jumping jacks lang ginawa, nakaupo lang tayo, nakahiga lang tayo, nakatayo lang tayo, nag-numuling lang tayo, pabagdag ng pabagdag at naapektuhan ang ating physical well-being. Pangatlo, to remain calm, journaling. Ito po, tinuro ng kapatid ko, tinuro sa akin. Yung sulat, Dear Diary, Ma'am Chichi, di ba, nung bata tayo, lalo na mga kababaihan, meron Dear Diary. Ito pa maikli, hindi kailangan mahaba. In fact, mga siguro, hindi aabot ng 100 words eh. Ano lang yung nararamdaman mo every 9 o'clock kung bago ka matulog? Masaya, malungkot, galit, takot, excited, kung ano man yung nararamdaman mo. Lalo na, yung hindi masyadong maganda. Isulat mo po. That is a form of release. Pag sulat nyo po, tatapusin nyo para naman hindi yun libro ng lahat ng mga masasakit sa mundo. Ha? Kasi puro problematic yung naisulat nyo. Lagay nyo po, tatapusin nyo bawat araw o bawat journal nyo ng proposed solution nyo or yung gagawin nyo dahil dun sa nararamdaman nyo. Lalo na kung hindi kanais-nais yung nararamdaman nyo. So number one, remain calm. Daming problema, sitwasyon, nangyayari sa paligid natin, miskin na siguro sa loob ng ating tahanan, remain calm. Breathing exercises, physical exercise, 10-15 minutes lang yun, and then journaling, another 5 minutes po, ang haba na ng 5 minutes. Basta tapusin nyo po yung journaling nyo with possible solutions. Tama o mali, gagawin nyo o hindi, yes, lagyan nyo po ng mga possible na solution. Yung ginornal nyo na mga problema, mga concerns ninyo, mga issues nyo for the day. Mm-hmm. Pangalawa, to remain calm, medyo baguhin din natin. Armand, isususpend ko muna yung number 2 sa iyong advice dahil papunta na tayo sa break. Pero gusto ko lang sabihin na napaka-interesting nitong 3 ways to remain calm.